mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Jandy. Bali, ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay karanasan ng iba't ibang taong na lagi malapit sa bahay nila Lolo at Lola. Bago ko simula ng karanasan ay magbabahagi muna ako ng pointers o ipapaliwanag ko muna kung ano ang itsura ng lugar nila. Bali, kami po ng mga magulang at kapatid ko ay nakatira sa sentro noon. Kapag sinabing sentro ng barangay ay maraming kabayan. Tabi-tabi, malapit sa barangay hall, sa plaza, sa kapilya, daanan ng mga nagbabiyahing tricycle at kung ano-ano pa. Ang tirahan naman nila Lolo at Lola ay hindi ko masasabing sitio liblib. Pero nasa isang hilera po ito ng mapuno o magubat na parte. At ang kaharap mismo ng bahay ay ang palayan at taniman ng kung ano-anong root crops noon. Siyempre, kabilang na yung palay. Doon din po lumaki ang tatay ko. Puro kakahuyan ang nasa paligid nila noon. Ang daan lamang para makapunta ka sa sentro ng barangay ay yung maliit na kalsada o pilapil na nakapagitan doon sa kakahuyan at sasakahan. Kapag pumasok ka pa kasi sa loob ng kakahuyan na ito, parang masukal na. Nakakatakot din kasi baka may ahas o mga bayawak, di ba? Doon sa harap ng kakahuyan, which is gaya nga ng sabi ko ay sakahan na, may mga kabayan din naman doon pero manaka-naka lang at mas marami pa rin puno. At yung ibang bahay pa ay yung mismong nasa gitna ng mga bukirin na ito. Ang bahay naman nila Lolo at Lola, simentado, pati bubong na kayero na. Meron din silang kulungan ng baboy na simentado rin pero yung bubong naman ay pawid. Asa likod pa rin ang banyo pero nakadikit na sa bahay nila. Yung gilid ay kusina na. Kita din yung mga palayan noon. Naka-wire na din yung bakod noon at marami po silang aso. Relihiyosa din si Lola. Alam ko na hindi naman talaga dapat sinasamba ang mga ribulto pero meron po siyang mga santo o altar sa bahay na ito. Nagsimula ang lahat ng kababalaghan nang magkaroon ng pagtotroso doon sa parte sa lugar nila Lolo at Lola. May permit naman, legal, at hindi naman talaga yung tipong kinalbo ang gubat noon. Kasama din dito ay yung naghawan sila ng parte ng kakahuyan na yon. Nagtanggal ng mga ligaw na damo at kung ano-ano pa. Natapos ang buong proseso na yon nang walang naging problema sa mga trabador. Ni walang karamdaman na naiba to sa kanila noon. Ang sabi ay ganun daw talaga kapag nagtabi-tabi o merong ritual na ginawa ang maalam sa mga kasapi ng mga magtotroso na ito para hindi sila maano ng mga laman lupa. Pero dahil din doon, nagkaroon ng mga kakaibang pagpaparamdam doon mismo sa lugar na yon. Kada linggo, naiiwan si Lolo sa bahay. Si Lola pumupunta sa simbahan para magsimba tapos ay mamamalengke noon. Minsan, dumadaan sa amin sa sentro pag bumibili ng mga kunchinta. Alas 6 pa lamang, wala na si Lola sa bahay nila ni Lolo. Yung mga oras din na yon, si Lolo ay naglalakad-lakad sa sakahan niya o di kaya ay nagtitingin sa mga alagang kalabaw. Yun nga, linggo noon. Napadaan ng isa sa mga magsasaka doon sa bahay nila Lola para sana ay makausap si Lolo. Nung tumawag siya, nagsikahulan naman ng mga aso noon. Siyempre, di ba? Tapos, nagulat na lamang siya nang sa labas ng tarangkahan kung saan siya nakapwesto. Biglang sumulpot si Lola sa tabi niya. Tuwid na tuwid umano itong nakatayo. May dalang pamatpat at nakatitig lamang dito sa magsasaka na ito. Matapos batiin ay tinanong nito si Lola kung saan si Lolo noon. Itinaas lamang ni Lola yung patpat at itinuro lamang umano yon sa sakahan nila. Nagtaka ang magsasaka dahil sa bigla umanong sungit ni Lola. Eh hindi naman ganun yung mga matatanda dun sa amin. Malalambing yung mga yun eh. Nung pumunta magsasaka sa sakahan ay nakita na nga niya si Lolo noon. Naglalaboy-laboy siya noon. Matapos mag-usap,
Tinanong ni Lolo kung paano niya nalamang andun siya. Sinabi naman na magsasaka na dahil nga kay Lola noon. Siyempre nagtaka si Lolo dahil yung oras na yon dapat nasa misa pa si Lola, diba? Matapos makapagpaalam na magsasaka, gumayak na si Lolo pabalik sa bahay para matingnan kung merong dalang pang-almusal si Lola. Pero pagdating niya, nakatali pa rin ang kandado ng gate nila noon. Sarado ang pinto at wala talagang katao-tao sa loob ng bahay nila. Dahil sa tinatamad nang bumalik si Lolo sa gitna ng sakan ay naglinis na lamang ito ng kulungan ng baboy. Madagdag ko lang na merong poso sina Lolo at Lola noon. Tapos ay nanggagaling yung tubig doon sa hinukay na balon na may takip na yero. Maya-maya pa, dumating na rin si Lola. May dala na itong pagkain. Tinanong siya ni Lolo kung nakasalubong o nakausap niya ba yung magsasaka na yon. Siyempre si Lola nagtaka kasi nga andun siya sa may simbahan. Hindi na lamang din binigyang halaga nila Lolo yung nangyari noon. Isang dapit hapon naman sir, araw po ng Martes, habang nasa sakahan si Lolo, nag-aayos naman si Lola ng hapunan nila. Maya-maya pa, nakarinig si Lola ng biglang pagbagsak ng yero. At yung yero na yun ay yung nakatakip doon sa may balon. Pagkatapos ay bigla niyang narinig na merong boses na mga batang nagtatawanan. Nagtaka naman si Lola kung paanong nakapasok ang mga ito at di man lamang kinakahulan ng mga aso noon. Nang silipin niya ang mga yon, meron siyang nakitang tatlong figura ng mga maliliit na tao. Para nga daw mga bata na nasa edad 4 taong gulang. Walang saplot. Tapos ang kulay pa ng mga ito ay magkakaiba. Merong sobrang puti na para nga daw apog o pulbo sa puti noon. At meron namang kasing kulay umano ng punong kahoy. Naglalaro ang mga ito sa taas ng yero. Nagtatatalon. Pagkalabas ni Lola para sana sitahin ang mga ito, dahil nga baka mamaya ay makagat ng mga aso. Dagli-dagli lang nagsitakbuhan ng mga ito. Nagtatawanan na ang boses ay parang galing sa kung saan. Tapos ay walang kahirap-hirap na inakyat ang bakod na wire noon at lumipat sa kabilang parte at tuloy-tuloy na tumakbo papunta sa kaloob-looban ng kakahuyan. Dito na nagsimulang magsikahulan ng mga aso nila habang nakatitig doon sa tinatakbuhan ng mga bata, kung mga bata man yon. Sa takot ni Lola na kung ano ang mga yon ay umalis ito at sinundo na lamang si Lolo sa may sakahan. Ikinwento ito ni Lola at ang sabi ni Lolo ay magsaboy na lamang daw ng asin. Baka nga lang daw mga lamang lupang nakikipaglaro lamang doon sa bakuran. Nasa isip na rin ni Lolo noon na maaring nagambala ang mga ito doon sa dating tinitirahan gawa ng pagtotroso. Pero nagsawalang kibo na lamang si Lolo dahil sa pag-aakalang matatapos din ang lahat noon. Dito, hindi lang po pala sila ang nakakaranas ng ganitong pangyayari. Yung kalapitbahay din nila na ilang metro lang din ang layo doon. Tapos ay nasasakop din na mapunong parte yung bahay, ay nakaranas din ng ganitong kababalagan. Isa sa mga kalapitbahay nila Lolo noon na mag-asawa, natawagin na lamang nating Romnick at Nilda. Kalagitnaan ng gabi habang natutulog, bigla na lamang umanong bumukas ang bintana ng bahay nila. Sliding po yun kahit na kubo. Nagising silang sabay mag-asawa noon. At sa maniwala man kayo o sa hindi, may mga malalaking itim na kamay ang nakahawak doon sa bintana. At dalawang nagbabagang mga matang nakatitig sa kanilang dalawa noon. Sa takot nila mag-asawa ay dali-dali silang gumapang pababa ng kusina nila at nagtago noon. Puro tawa ng malalaking boses ang naririnig nila noong mga oras na yon. At mga mabibigat na yabag na para bang pinagtitripan sila. Bukod pa doon, lahat ng mga malapit na nakatira sa parte na Trinoso kasama na sina Lolo at Lola, madalas ay nakakarinig ng mga pagkanta sa gabi. As in, para daw nag-orkestra o merong nangangaruling. At hindi nila alam kung saan yun nanggagaling.
May mga pagkakataon din na hindi magandang tinig ang naririnig ng mga ito, kundi mga sigawan, iyak, angil na parabang may giyera. At kapag sumisilip naman sila lolo sa gilid ng pintuan o dikyan ng pader nila ay wala silang nakikitang kung ano sa may labas noon. Hinayaan lamang ng isa't isa ang mga naranasan at naririnig noon dahil sa pag-aakalang hindi naririnig ng iba. Pagmula din noon, kadalasan po sa mga dumadaan doon banda malapit sa kinatatayuan ng bahay nila lolo at lola at ng mga kalapit bahay, napapansin nila na madalas ding maging mahamog ang gubat. May mga pagkakataon pa nga daw na parang hindi na umano nila ito nakikita. Parang nawawala. Kaya naman yung mga taong pumupunta sa bukid o taniman na padireksyon doon, nalilito at naliligaw. Ultimong ang mga kabayan kapag madaling araw o gabi ay hindi nila makita, samantalang sina lolo at lola naman, pati ang iba ay hindi naman nakakaramdam ng hamog o pagkawala ng mismong gubat. Itong panghuli, yung talagang para kay lolo at lola ay nagpaalis sa kanila ng saglit doon sa bahay na yon at nanirahan sa amin sa sentro. At ang rason kung bakit nagpatawag sila ng albularyo at ng pastor. Biyernes, 6:00. Araw ng pagdadasal ni Lola sa altar niya. Gaya ng nakagawian, si Lolo ay nasa harapan lamang ng bahay nila noon. Nagpapatampisaw ito ng kalabaw sa paliguan. Habang nagdadasal si Lola, ganun na lamang ang walang tigil na pag-iingay ng mga baboy sa kulungan ng mga ito. Dahilan para iwan saglit ni Lolo ang kalabaw at silipin yon. Bago pa man makalapit si Lolo doon sa may mga baboy, bigla namang ang kalabaw niya ang biglang nagwawala noon. Naririnig niya yung singa-singa nito at ang putikan kung nasaan siya ay parabang hinahampas niya ang sarili niyang katawan doon. Dali-daling bumalik si Lolo doon sa kalabaw niya. At ganun na lamang ang pagkamangha ni Lolo nang makitang ang tali po ng kalabaw niya ay wala na sa tinutusukan nito na lupa, kundi na sa ere na, nakalutang, at hindi man niya makita ang kung sino o ano ang may hawak noon, ay para umanong merong humahatak sa kalabaw niya. Na siya namang rason para magwala ang kalabaw na takot na takot na, para bang tanging ang alaga lamang na ito ni Lolo ang nakakakita dun sa humihila sa kanya. E kapag si Lolo naman o kung sinong tao, napakabait nung kalabaw na yon. Hindi alam ni Lolo ang gagawin noon na kahit na anong pakalma niya sa kalabaw ay hindi niya magawa. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang niyang narinig na sumigaw si Lola mula sa loob ng bahay. Tapos maya-maya pa ay patakbo ito sa labas ng bahay at kasabay ng pagtakbo niya ay umusok ang pinakaloob ng bahay noon. Akala ni Lolo ay may sunog noon. Pero bago pa man niya salubungin si Lola, ay pasigaw na itong si Lola ko na sinasabihan si Lolo na lumabas na ng tarangkahan o ng bakod ng bahay nila. Lumabas sila, Sir Seth, at yung usok kumapal ng walang kaapoy-apoy. At dito, sa ilang segundo ay bigla na lamang naglaho ang ari-arian nila Lola. Ang buong bakuran, para umanong nag-iba yung lugar. Yung maihahambing mo sa magubat na rin. Nawala yung kulungan ng baboy, yung mga aso nilang nagkakahulan bigla na lamang natahimik. Nawala na rin yung bakod nila. Nawala yung balon, poso, at lalong-lalo na ang buong kabayan. Ipinagpasalamat na lamang namin noon na wala silang sakit sa puso. Mga ilang segundo bago bumalik sa normal ang bakuran nila noon. At pagkalitaw ng bahay nila, napatakbo na sila doon sa kalapit bahay. Nang makitang punong-puno ng kung anong nilalang ang loob ng bahay nila. May matandang sumisilip sa bintana. May mga maliliit na taong walang mukha sa silong. May mga naglalambitin sa gilid ng pinto. At kung ano-ano pa. Dumiretso sila sa kalapit bahay nila noon na noong mga panahon na yon ay nag-iinuman.
Medyo marami-raming tao dahil andun ang mga kaanak nila. Pagkabalik nila sa bahay nila Lola, naging normal na yung lahat noon. Yung kalabaw ni Lolo hindi nakatali at naglalaglag sa may loob ng bakod. Hindi nga lang din talaga mapakali si Lola at ayaw pumasok sa loob ng bahay noon na para bang takot na takot. Nagsabay na lamang sila ng asin. Tapos ay pinakain ng mga baboy at matapos noon ay nakitulog sila sa kamalig ng kalapitbahay. Takot na takot si Lolang bumalik doon kahit na anong gawin ni Lolo na pagkumbinsi na ipagdasal na lamang ito. Nung sinabi nga ni Lolo na ipagdasal ay mas lalong natakot si Lola sa salitang yon. Pero ano nga ba ang nangyari sa loob ng bahay noon? Bakit biglang umusok at nagtatatakbo si Lola sa may labas? Ganito. Habang nagdadasal siya, naramdaman niya umanong may pumasok sa loob ng bahay. Akala niya si Lolo pero hindi niya naman mapansin dahil tuloy-tuloy lamang ang pagdarasal niya noon. Pabalik-balik lamang umano ito sa likuran niya. Tapos maya-maya pa, bigla itong tumigil sa may likod niya na para bang minamatsyagan siya noon. Alam ni Lolo na kapag ganon, hindi iniistorbo si Lola kaya sigurado si Lola na hinding-hindi magagawa ni Lolo ang tumayo doon sa likuran ng altar na para bang nagpapapansin kay Lola habang nagdadasal siya. Walang ano-ano. Bigla na lamang umanong nangamoy na kung hahambing ni Lola ay amoy kalatsutsi. Lumamig ang paligid. Kahit naramdam ni Lola na mali na ay ipinagpatuloy niya pa rin ang pagdarasal noon. Habang patuloy na nagbibigkas si Lola ng dasal na alam niya, unti-unting may sumasabay sa kanya. Bulong. Bulong ito ng babaeng sigurado si Lola na nasa likuran niya lamang noong mga panahon na yon. Hanggang sa iyon na, umabot na sa puntong natalo si Lola ng kaba niya. Lumingon ito sa may likuran at doon na siya napasigaw dahil merong imahe doon. Pasintabi po sa mga deboto pero imahe umano ito na maihahalin tulad mo sa isang Maria. Pero ang imahe na ito ay purong anino lang. Hindi makita ni Lola ang kabuuan ng mukha o mga detalye nito. Pero kung sisipatin mo ang kasuotan ay ganun na ganun ang pananamit. Pero hindi makita ang mukha. Napakalaking imahe umano ito na halos umabot na sa kisame ng bahay nila ang tangkad nito. At doon nang gagaling ang mga salita ng dasal kahit pa huminto na si Lola sa pagsasalita. Bago tumakbo, naisipan pa nitong hipa ng apoy ng kandila at pagkaihip na pagkaihip niya noon. Bigla umanong sabay-sabay na nagsalita ang mga ribulto. At mula sa usok ng patay na kandila ay kumapal ang usok na yon. At doon na nga tumakbo si Lola sa labas ng bahay nila. Kinaumagahan din noon, maagang nagising sila Lolo at Lola para bumalik sa bahay. Pagpasok pa lamang nila sa tarangkahan, amoy na nila yung sobrang bangong amoy na nagmumula sa loob ng bahay na para bang merong nagluluto nung mga oras na yon. Yung mga aso nila, sobrang kalmadong natutulog pero pagkaapak umano nila sa bakuran ay grabe umano ng kahol na mga ito na para bang hindi sila kilala. Mga ilang minuto pa silang kinakahulan at inaamba bago tumigil ang mga ito. At kasabay noon ay ang pagkawala ng amoy ng kung anong mabango sa loob noon. Sa pagkakataon na ito, nagdesisyon si na Lola na lumipat na muna sa amin. Yung tatlong baboy ay nilipat sa isang kaanak na malapit din doon. Itinali na lamang muna sa likod ng bahay. Kasama na yung kalabaw ni Lolo at yung mga aso ay doon muna nilagi. Pero bago sila umalis, sir, may mga napansin pa sila doon. May mga pumasok na mga ugat ng puno sa mismong bakod nila na hindi naman nila nakikita noong mga nakarang araw. Tapos yung tubig sa poso ay nagsimula na rin magputik doon. Talagang hindi mo na rin mapaliwanag. Tsaka diba, bakit bahay lamang nila? Bakit hindi yung bahay ng iba? Kumuha sila ng albularyo at nagpabindisyon din sa isang pastor noon. Umikot ang albularyo sa paligid.
At ayon dito ay nagkukumpulan daw ang mga laman lupa malapit sa bakuran nila lolo. Madalas daw kasing tahimik ang bahay nila. Hindi katulad ng ibang kalapit bahay na may mga patugtog, may mga anak at kamag-anak. E sila dalawa lang mag-asawa at kadalasan ay nasa sakahan o bukid pa. Nagukay lamang yung manggagamot sa pagitan ng bakod nila lolo at lola at ng kakahuyan at merong itinanim at itinambak na lupa doon. Para iwas umanong pasukan at daanan ng mga nawalan ng tahanan na siguro ang mga bahay ay nadamay doon sa mga tinosong mga kahoy. Halo-halo umano ang mga nilalang na ito. May mabubuti, may mga pilyo at mapaglaro. Mabuti na lamang at hindi naligaw doon ang masasabi mong masasama talaga na nagbibigay ng sakit sa mga hayop at mga tao. Kasabay nito ay pinabindisyonan nila ito sa pastor para mas doble ingat sila. Nagbigay din ng suhestyo ng albularyo na kung pwede ay may mga aayusin lamang o ire-renovate sa bahay na yon. Ilipat yung ganitong parte sa ganito banda, yung mga klaseng ganon. Gawa ng nasasaulo na ng mga nilalang ang pasikot-sikot doon. Ultimong ang putikan na paliguan ng kalabaw ni Lolo ay nilipat ng konti. Maliban na lamang doon sa poso na matapos ding dasalan at bindisyonan ay iminungkahi na manggagamot na takpan na lamang ng semento na talaga yung taas. Tutal ay poso naman yung kumukuha ng tubig noon. Naging maayos naman umano ang lahat matapos noon. Doon lang sa bakuran nila Lolo at Lola. Pero ayon sa kanila, kasama ng iba pang mga kalapit bahay ay umabot pa ng ilang linggo na naririnig pa rin nila ang mga kanta ng mga gandang boses at sigawan o hiyawan noon. Doon banda, sa trinosong parte ng kakahuyan. Hello, magandang gabi po mga Hagiliw. Maraming salamat sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gustong magpa-shoutout sa bawat description ng story natin sa baba, yung sa baba ng title, nandiyan po yung link ng mga kung saan nyo ako pwedeng i-reach out. Meron tayong Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Doon nyo po ako pwedeng ma-reach out para sa mga shoutout. Wag po sa comment section dahil hindi po lahat nababasa kaya hindi natin siya ina-acknowledge, okay? So ito, shout out sa mga nag-message sa atin at saka sa mga nag-renew at yung mga new members natin sa Centennial. Hello sa mga bagong miyembro ng Centennial membership natin. Jelly B, Genesis Domingo at Annalyn Cabunilas, salamat sa inyo. Happy 1 month kay Maya Acera. Happy 4 months kay Michelle Cedron at Lina Samonte. Happy 5 months, Legenda Belbiana, Baby MJ, Melin Kamad. Happy 6 months, Ephraim S. Happy 7 months, HX77 at Bisaya Vlogger. Happy 8 months, Jainan Alisa Bernal. Happy 12 months, Pidotsky Channel at Paolo Istakyo. Happy 14th month, Hannah Karen Cabrillos. Happy 15th months, Miss M. At happy 16th months po, Ma'am Pam Talye. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-message naman, patiin ko lang, pasalubong sa birthday niya. Happy birthday sa'yo, Shelomi Timbal. Happy birthday, more birthdays to come. Hindi ko alam po nung message ko, pero thank you sa support. Ever since po, as a supporter talaga natin to. Hindi lang sa akin, syempre sa ibang mga ano din. Tapos kapag palaging nauuna siya sa comment section, sa view, tsaka sa like, pinupost niya talaga. Maraming salamat. More birthdays to come, kasama ng yung mga fur babies, and kasama nung unggoy na isasama mo sa may, ano, sa may kainan mo. Happy birthday, ma. Maraming salamat po. Ni Hao. Ayun. Next is, hello sir, tell mo pa shoutout po sa amin ng boyfriend ko, Mansari po namin tomorrow, Jemmy, Annie, and Candy Yamazaki from Sagamino ng Japan. Thank you po. Shoutout din kay RV Enrile ng Melbourne, Australia. Shoutout kay Neglay Negi. Hello sa'yo.
kay Bianca Orot. Pag-greet naman po ng asawa ko ng birthday niya po ng October 23. Happy birthday. Advance happy birthday na din po sa baby Ate Kael namin para sa isahan na lang. Salamat Sir Seth. God bless and more power. Happy birthday sa inyo. Thank you Ma'am Bianca. Next is, Sir, pa-shoutout sa amin ng asawa ko. Birthday po namin sa October 30. Always listening po ako sa inyo. Salamat Jubel Vega and Jackson Risuelo. Advance happy birthday po. Shoutout kay Michelle Chang. Shoutout kay Julian Loyola na pinapahilo yung mga taga Morong Bataan sa Gonzales at Loyola family sa kanyang unika iha na si Claire Angeline El Mercado. Hello sa iyo anak, love na love ka po ng mama mo. Sa aking friend at dating kasama sa work na si Ronaldin Yumang na pinapagreet ang kanyang loving husband, buabawi si Eds Yumang na magbe-birthday bukas. Boss, happy happy birthday. Wow. Sir Eds, tahimik ka. Happy birthday sa iyo. More birthdays to come. Stay safe lagi and God bless. Enjoy lang in life. Congrats din sa daughter nila si Aliyah Isabel with high honors. Sana all inspired makinig sa mga kwento ni Thelmot. Salamat, salamat po sa inyong suporta kayo po. Lahat ng mga nabanggit ni Ma'am Julian at yung mga nababanggit ni Sir Eds, maraming salamat po. Sir Eds, happy birthday sa iyo. Next is from Aniwar, Rowena Guanzon Baloyo. Sir, pa-shoutout po. Love ko po yung mga stories nyo and the way you narrate. Nakaka-relax. God bless po. Thank you, ma'am. From Aniline De Los Reyes. Sir, pa-shoutout naman po ako. Birthday ko po, October 23. Super ganda ng mga kwento nyo. Yan lagi ang pinapakinggan ko kapag nag-work ako. Aniline De Los Reyes po from Saudi Arabia. Thank you po and God bless and more stories to come. Happy birthday, ma'am. Maraming maraming salamat po. From Christine Blanco. Sir, shout out Sir Raydan Blanco at Chanel Blanco. Lagi po kami nakikinig lalo sa gabi. Maraming salamat po sa inyo. And last but not the least, Sir Seth, pa-shout out naman po next time sa channel mo. Always listening sa mga aswang stories mo sa YouTube. Ganang-gana ako maglinis ng bahay while listening to it. Your listener here in Korea, Sakura Samsi. Sakura ba? Sakura Samsi. Ayun, thank you po. Maraming maraming salamat mga kagiliw. Syempre, bukas ulit.